Magandang araw, mga ka-horror. Meron ulit akong video na nais ibahagi para sa inyo. At ito ay tungkol sa mga kaluluwang hindi matahimik na nasa simbahan. Sabi nga ng matatanda, matulog ka na sa sementeryo, huwag lang sa simbahan. Sa aking sariling pananaw, ay talaga namang nakakatayo ng balahibo ang mga simbahan, lalo na kung mag-isa ka lang maglilibot sa loob nito. Kakaiba kasi ang presensya dito. Sobrang tahimik, malamig na temperatura ng paligid, at idagdag mo pa ang mga malahiganting rebulto ng mga puon. Pero bakit nga ba sinasabi na maraming mga kaluluwang hindi matahimik ang naglalagi sa mga simbahan? Ayon sa aking pagsasaliksik, maraming kaluluwa ang namamalagi sa simbahan sa kadahilan ng sila ay nananalangin doon para makatawid na sa kabilang buhay. Karaniwan daw sa mga kaluluwang ito ay biktima ng karahasan. Tara mga kahoror, at sabay-sabay nating panoorin ang videong aming nakalap. Ito ay tungkol sa mga kakaibang simbahan na may kababalaghang nangyayari. Sa unang video, ito ay kuha sa isang abandonadong simbahan sa ibang bansa. Makikita na isang lalaki ang lakas loob na pinasok ang abandonadong simbahan. At sa kalagitnaan ng kanyang pagbibidyo ay may nakuhanan siyang isang aparisyon ng babae na nakaupo. Hello? Mapapansin na takot ang lalaking nagtatatakbo palabas ng abandonadong simbahan. Matapos niyang masaksihan ang mga pangyayaring ito. Hello? Oh my God! What the fuck is that? Sa ikalawang video naman ay makikita ang isang simbahan. Kuha din ito sa ibang bansa. Kapansin-pansin ang mga animoy rebultong multo na nakaupo sa mga upuan. Marami ang turistang nagpupunta dito para kumuha ng litrato sa kadahilan ng
naging tourist attraction na ang mga ribultong ito sa mga turista. At sa panghuling video, ito ay kuha sa isang simbahan sa Bulacan. Marami ang nagsasabing ang lumang simbahan na ito ay saksi sa mga karumal-dumal na pangyayari noong panahon na sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Dahilan para daw ito ay pamugaran ng mga kaluluwa na magpasa hanggang ngayon ay hindi matahimik, lalo na yung mga naging biktima ng karahasan noong unang panahon. Maraming pagpaparamdam ang iyong masasaksihan sa loob ng simbahan. Tulad ng mga panaghoy na animo'y humihingi ng tulong at mga yabag ng mga paa habang may hila-hila na kadena. Marami ring saksi sa pagpapakita ng isang babae na nakasuot ng saya at belong itim. May ilan-ilang kwento naman na isang pugot na ulo raw ang namataan na pagala-gala sa loob ng simbahan. Kayo na po ang bahalang humusga, mga kahoror, kung ang mga videong aking ibinahagi sa inyo ay totoo o kathang isip lamang. Hanggang dito na lang, mga kahoror. At samahan nyo kaming muli sa mga susunod na kwento ng katatakutan at kababalaghan. Maraming salamat po. Isang kwentong katatakutan na naman ang aming naibahagi sa inyo. Kaya't maging mapagmatsyag, dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan.